panindi yung motion din ni Director Pangsilan. Sabi niya, ang mag-prepare ng mga document is the back secretariat with the past chairman and other members. Pero pag nakapagpapriwa yung dokumento, ang sasabit si Barangay Captain at si Barangay Treasurer. Tama yun. Kailangan tama yung sabi ni Kapitana Marinias na siguro sa time for the back chairman, the back secretariat to come up also with this kind of training. Kasi ito yung sabi niya, being the head of the agency, pag in-audit ka ng COA at nakaproblema yung manner of procurement, hindi naman kaya maa-audit ni Barangay Captain at ni Barangay Treasurer. Kaya ang sabi niya, the Barangay Captain should also be aware of what is happening. Ang hindi lang tayo pwede yung makialam during the bar opening. But we are supposed to supervise also what is happening in our respective barangays. Okay, any more? Baka meron po pa kayong yung mga na-trainings, pero pwedeng mag-share din kayo sa mga natutunan ninyo doon. Kasi 5,000 kasi yun eh. Ito, share ko na naman. Ay dumating na taga Ipugao Barangay. So tinatanong yung kanyang email address. Sabi niya, wala ho. Ano ang meron? Cellphone number lang daw. So sabi ni Dr. Pangsilan, mandatory ho ngayon sa mga LGUs na internet connected na kayo kasi email na ngayon ang, ano, ang ginagamit. So ang tanong, paano pag wala? You are required to look for a private house na mayroong internet, makigamit ka. Kasi ang bidding ngayon, pati yung notice of award and the like, lahat po doon sa computer. Hindi na pwede ang manual ngayon kasi ang problema dito, pag i-audit mo tayo ng COA, ang pag-usapan dito, dokumento lang. So ang hirap mag-justify pag walang dokumento. At hindi rin daw justification nyo, hindi natin alam. Kasi ito pa lang loan na to, merong implementing rules 2016 pa. Ngayon lang ini-implement. Yes, sir. Pwede po manda po kayo dito, sir. Mamamaas kayo, sir. Mamamaas kayo, sir. Parang na-center kasi tayo sa Philippines registration. The general rule in the bank kasi, the bank members recommends. Di po nung barangay approves. Why di po nung barangay approves? Under the abstract of which kasi marami ka pang titignan yan. Ang pinakamagandang centerpiece kasi dyan sa bank, may kulong. At least that 6 years and 1 day to 15 years. Kaya yun, baka trigger happy tayo, gusto natin mapalo niyo. Marami kasi, in the middle kasi, the bank members are not, walang dapat relationship, hindi ka mag-alam ko ba. In the event na hindi mo sinabi ang minutes of the meeting, may tulog ka doon. Now, doon sa abstract of pitch kasi yung mga Xerox or what, tignan nyo, rin ko na-renew yung business permit niya. Baka sa kaapura nyo, Bill Gibbs registered, in-approve nyo, marami pa kung yan. Why should not the punong barangay be a member of the bank during the bank proceedings? Bawal po kasi pag nag-gumawa ang under the minutes na the punong barangay is present, we are also liable. Kaya lang, kung may pag nandun yung present yung chairman nyo, darating yung panahon, pag nag-away-away kayo, lalabas yung kwentong yan. Kaya tignan nyo mong buti. Reminder ko lang sa mga, may kulong mo yan. Tignan nyo yung provisions ng kulong. Thank you very much, sir. Meron po ba gusto mag-share? Habang hinihintay natin si Ma'am Freda. Si Ma'am Freda kasi meron siya. May we suggest the Association of Barangay Treasurers to be candid also sa mga transactions. Kasi may mga barangay captain na hindi alam yung transactions. Hindi naman ang barangay captain na kami ganun kagagaling. Kaya minsan they sign the voucher without even you explaining it. Kaya siguro maganda rin yung you be open to ask. Captain, ito yun. Meron akong over collection. Meron akong under collection. Tapos open to the council. For example, in my case,
I already received our OWA year-end report. Binibilang ko yung compliance ko at saka yung non-compliance at partial. Marami talaga yung non-compliance. Halimbawa, yung back honorarium. Di ba merong feeders pay? Hindi pinimplement ng 5 years kasi 500, 1,500. So nakita ng OWA, sabi, explain in 5 days. Why did you not utilize the document payment for back? Eh, siyempre naman kung 500 lang per year, di wala pang 7,000 yun for hanggang ngayon. Hindi ko ginagamit. Bawal pala yun. Di back pala entitled to honorarium. Kaya nga, mahirap para mag-ipon ng pera, kailangan kastusin mo. So, lustayin natin, pero wag tayo maging napulis. Lustayin natin yung pera properly. Ikalawa yung share sa garbage. You know, I receive about 14 aong. Yes. Isa pa dito, may mga previous aongs na nire-revive. Ang sagot ko, refer to my previous answer. Nire-revive na naman, refuse to my second previous answer. Kasi nalaman ko kay Treasurer, sa Dutmod kayang ikawang ang Dalkang Papers. Kaya importante na magkaroon kayo ng mga made-in document and duplicates para pag natanong immediately you can show it. So, I suggest you keep it coming to the barangay captain, to the committee of appropriation. Kung pwede lang ng council, bigyan nyo para may transparency. Kasi akala ng mga ibang council, itrabaho ni Treasurer kasi ka nakahanap po. Nagkrigat na huwag kayo mga treasurers, siguro ako ng Kapitan Bukitin muna sa dami ng trabaho requirements ng ating gobyerno ngayon. And I think this is also good sa mga barangay kapitin katulad ko. Although masasabi natin ako, I'm detently for 26 years in the barangay, akala ko alam po na lahat. But it's not true. Dahil sa mga batas na yun, we have to learn and relearn, we have to understand and understand better because sa pagkukulang natin, maaari tayong makulong dito. Tama yung sabi ni Kapitan. Pag yung back chairman ay nakialam at merong isang back member na magsabing nag-connect sila ni barangay captain as the agency, the back resort can be resorted into a question na merong connivance, bawat po yun. Kaya nga kayo mga back chairman, huwag niyong open si barangay captain, kahit observer lang. Kasi mahirap na pag natawin, kasi yung relationship. Ito po yung transparency kasi. Kaya kasama naman kayo mga barangay officers natin, be also kind to your barangay captain. Pag kami nakagalit, eh, be kind to us. Kasi ganoon talaga eh. Dahil ang katotohanan yan, kami ang masasabi dito kayo. Sana pag kami nakulong, kasama kayo, doon tayo mag-session. Diba? Especially the barangay treasurers. Kaya sana po ganoon. Siguro maganda rin yun. Tignan nyo yung news na nakulong ng barangay treasurer dahil lang sa certification. Ay, di natin mangyari yun. Kaya nga sana magkaisa tayo. And I suggest na yung mga barangay treasurer, tulungan nyo rin yung mga barangay treasurer na hindi nakakaalam. Kasi balita ko, kung hindi naman yata lahat, minsan daw may mga grupo rin kayo. Sana be open to others, particularly yung mga newly appointed. Sino ang mga newly appointed treasurers dito? Ayan. Ikakarigatan nyo na po ang apatanigin barangay ho sa survive nyo mag-tinisuna. Dahil alam nyo, mahirap magkaroon ng bagong barangay treasurer pag hindi niya alam yung proseso. It takes time to understand the process of meeting. Thank you very much. Okay, Sir Benji, to answer your query a while ago regarding your aong. Naaong din ako previously, pero ngayon wala na. Kasi ang ginawa ko, sir, dun sa bank, is either gamitin mo or hindi. Yun lang naman eh. Kung gagamitin mo, okay, gamitin mo na ngayon. Pero pag hindi mo na ilalabas ngayon, kumaka ng resolution, i-revert mo na for next year. Ganun lang naman eh. Ganun din yung garbage. Kung gusto mong gamitin, gamitin mo. Kaya kung ayaw mong gamitin, kasi nandun lang siya, hindi siya nagamit, stagnant siya. Better i-revert mo na lang. So lahat na... Ay, hindi ko i-revert ang garbage. Gamitin mo pala, gamitin mo na lang. Lahat ng hindi nagagamit, kung ayaw mong gamitin, i-revert mo na for next year. I-budget nyo ulit. Kasi sayang na lang hindi nagagamit. Tapos, with regards naman doon sa mga treasurers na kailangan ng mga tulong, lagi naman po namin sinasabing, we are ready to help. Kaya nga meron kami mga district coordinators. Actually, meron kaming 10 district coordinators holding the 20 districts. One coordinator holds 2 districts. Alam din naman nila kung anong district sila,
pwede naman nila kaming tanuin sino in charge sa amin or kahit sinong officer. Sa akin namin sinasabi every time na nag-call kami ng meeting or kahit ano activities, general assemblies or what, sabi namin, sino yung nahihirapan, sabihin nyo tutulungan namin kayo. Kasi kahit kami rin kuminsan nagtatanong din kami. Kasi actually parang itong FinJeps na to, yung bagong IRR. Ang daming mga treasurers, mga officers din, hindi na-accept yung mga reports nila kasi wala silang mga attachments. Kaya nag-request kami nga na ako City Kastring Conference with the accounting budget and GSO kasi sabi namin, sa kami bibili? Eh, lahat naman ang binibilhan namin, hindi FinJeps registered. Kaya napunta si GSO kasi nagtanong kami, saan pa bumibili ang City na registered? Kaya sabi nila, tanungin nyo si GSO kasi siya may listahan ng mga FinJeps registered. So kung nahihirapan yung mga treasurers, ini-encourage naman po namin sila na lumapit sa amin at magtulungan kami. Pwede naman namin silang mag-extend ng tulong hanggang kaya namin. Kasi halos lahat naman po kami, we experience the same problems. Yun lang po. Thank you. So this is the essence of the association, no? Na meron tayong association kasi ang purpose natin is to help one another, no? It's just only a matter of calling our attention kasi paano po namin malaman na may problema kayo kung hindi ninyo kami tawagin, kaya hindi ninyo kami i-text man lang para alam namin na ang isang treasurer na ito ay kailangan niya ng tulong. Okay, all right. And the winner is, andito na yung ating mentor, inaabangan, ang pinaka-aabangan, no? Ang pinaka-hihintay ninyo. So, tawagin natin si Ma'am Freda.